Si Senator Juan Miguel Zubiri pa rin ang Senate President ng Senado. 23 senador ang present sa pagbubukas kainan ng sesyon. Tanging Senator Pia Cayetano ang hindi nakadalo dahil nasa New Zealand siya para sa FIFA Women's World Cup. Sa talumpati ni Senate President Zubiri, inilatag niya mga priority bills ng Senado. Kabilang ang pagbuo ng Center for Disease Control, pagbuo ng Virology Institute of the Philippines, mandatory ROTC bill at legislative wage hike. Ease of Paying Taxes Bill, National Employment Action Plan, Internet Transactions Act at Anti-Agricultural Smuggling Law. Bukod dyan, tatrabahuin din daw ng Senado ang 2024 National Budget. Samantala, Maui, plano rin na buhayin ang charter change sa Senado, particular ni Senator Robin Padilla, at pagamat hindi nagtagumpay yung tsatsa sa nakaraang Kongreso kung saan economic provisions ang dapat nagagalawin, plano ni Senator Robin Padilla na sa pagkakataong ito sa loob ng charter change ay political provisions naman ang kanilang gagalawin kung saan ang 4 o 6 na taong termino ng Pangulo ay gagawing 4 na taon with re-election. Maui? Maraming salamat, Mayan Los Baños. Hindi dadalo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa sona ni PBBM mamaya. Ayon kay Senador Bongo na naging aide ni Duterte, pagod ang dating Pangulo sa 1 linggong biyahe niya sa China. Nagtungo roon si Duterte para sa meeting kay Chinese President Xi Jinping. Nitong Sabado lang siya nakauwi ng Pilipinas. Sabi ni Go, nagpahinga ngayon si Duterte sa Davao. Tiyak na magmumonitor din sa bahay ang dating Pangulo. Nakatakda rin anyang ipaalam ni Duterte kay PBBM ang napag-usapan nila ni Xi. Ito ang 2 beses na hindi dumalo si Duterte sa sona ni President Marcos. Last year, hindi naman rin po siya naka-attend. No? Hindi na po bago. And then, ngayong taong ito, galing po siya sa China, pagod na pagod. So, pagkaalam ko, hindi siya makakarating ngayong araw na ito. Inilatag na rin ng Kamara ang kanilang priority bills. Live mula sa Batasang Pambansa, may report si Marian Enriquez. Marian, may impormasyon na ba kung gaano kahaba ang speech ni Pangulo mamaya, ni Pangulong Marcos? Yes, Maui, ayon nga kay Presidential Son at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos, ay tatagal ng 1 oras at 20 minuto ang magiging talumpati ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang ka-2 State of the Nation address mamayang alas 4 ng hapon. At tulad nga rin ng nakaraang sona ay mismo si Pangulong Marcos din ang nagsulat ng kanyang talumpati. At bago nga natin mapakinggan yan, ay inilatag na rin ng Kamara ang kanilang mga panukalang batas na dapat tutukan. Isa sa mga pinunto ni Romualdez ang pagwakas sa issue sa smuggling ng agricultural products, kasama rin ang maayos na implementasyon ng New Agrarian Emancipation Act kung saan absuelto na ang nasa 57 billion pesos na higit 610,000 na magsasaka. Nangako rin si Romualdez na suportado ng Kamara mga investment projects sa Maharlika Investment Fund at iba pang inisyatibo sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Prioridad din ang i-upgrade at i-modernize ang mga infrastruktura sa bansa. Nilatag din ni Romualdez ang 20 priority bills ng Kamara na target nilang maipasa. Ilan nga dyan yung mga National Disease Prevention Management Authority, mandatory ROTC, at National Service Training Program. Maui, bukod nga dyan, ayon nga kay House Speaker Romualdez, ay inaasang matapos ang State of the Nation address ni Pangulong Marcos 1 week after SONA, ay isusumite ng Department of Budget and Management yung nasa 5.7 trillion peso National Expenditure Program o yung 2024 NEP. Ito yung National Budget Bill na laging prioridad nga na maipasa taon-taon ng Kongreso. At nangako si Speaker Romualdez na ipapasa nila ito sa 3rd huling pagbasa bago mag-break ang Kongreso sa Oktubre. Balik sa'yo. Maraming salamat, Marian Enriquez. Para sa iba pang mga balita, pumunta lang sa news5.com.ph at sa News5 Facebook page. Ako po si Bawi David.